Kapuso, iika-ika ka bang maglakad pagkagising sa umaga? Naku eh, baka hindi na yan karaniwang pilay lang. Ganito ang madalas na nararanasan ng 27 anyos na si Ron. Hindi mo siya ma-bend kahit saang direksyon. Magalaw mo nang ma-bend mo nang sa isa, parang biglang pipitik, sobrang sakit. Tapos pagka tinatapak mo naman, hindi talaga kaya. Nang magpasuri sa doktor, nalaman ni Ron sa kanyang edad, mayroon na pala siyang gout. Lalo na nung pumapasok ako nun, minsan pag sinasabi ko sa mga prof ko na magayang ganito ko dahil sa gout, minsan parang nagda-doubt eh. Kasi, ilang taong ka lang ba? Sir, mga 23. Parang bata mo naman nagkaroon yan. Ang gout po ay isa lang sa mahigit 100 klase ng arthritis. Kapag sinabi kasi nating arthritis, tumutukoy ito sa pamamaga ng ating joints. At sa kaso nga ng may mga gout, sobra-sobra kasi ang uric acid nila sa katawan. Nangyayari, yung uric acid kapag sa isang tao, mataas siya, mataas yung level sa circulation, sa dugo, ang nangyayari is nagpupunta siya sa mga joint, yung mga excess na uric acid, nagpupunta sa joint, nag-crystallize siya doon siya nagkukos ng arthritis. Pero bakit nga ba madalas umatake ang gout tuwing umaga? Dalawa raw ang posibleng dahilan. Una, dahil wala tayong intake ng tubig habang natutulog. Nakakaranas tayo ng dehydration. Dahil dito, hindi nadadilute o natutunaw ang uric acid sa ating katawan. Kaya, namumuo ito sa mga kasukasuan. Ikalawa, dahil din sa mas mababa ang temperatura tuwing gabi hanggang madaling araw. Ang uric acid kasi ay parang tubig na mas mabilis mamuo kapag malamig. Kasi yung bagong mga studies ngayon, na nakocorrelate yung uric acid levels sa cardiovascular status ng isang pasyente. So kung meron ka ng mataas na uric acid, meron ka pang hypertension, meron kang diabetes, mataas yung cholesterol mo, nag-i-increase yung risk mo magkaroon ng cardiovascular conditions. Ano pa nga ba ang mga pagkaing mabilis na nakapagpapataas ng uric acid? Kundi ang iba't ibang beans, gaya ng munggo. At kung bakit tuwing Biyernes tayo madalas nag-uulam nito, ang biro ng ilan para raw kapag umatake ang gout, may Sabado at Linggo para makapagpahinga. Bukod sa munggo, iwas-iwas din sa laman loob mga kapuso. Ito nga raw ang paborito noon ni Ron. Kaya nga, maski ang mga nasa edad 20 anyos pa lamang gaya niya, basta't maagang nakahiligan ng ganitong klase ng mga pagkain, pwedeng magka-gout. Mas mataas din daw ang tsansa ng mga lalaki na magkaroon ng ganitong klase ng arthritis. Kasi ang estrogen o yung hormones na pambabae is protective para yung uric acid levels hindi tumaas. Or kung tumaas man siya, hindi siya nagkukos ng arthritis sa mga babae. So nakikita lang kadalasan ang gout sa mga babae na postmenopausal na. Ang 72 years old na si Lola Dolores, kasalukuyan ding pinahihirapan ng gout. Pag gising ko sa umaga, umpisa ang sakit sa akit sa tuhod, kumikirot siya. Ika-ika, pag lumakad ako pa, ika-ika na. Lalo na kung may nakakain akong bawal. Kapag nga raw umatake ang gout ni Lola Dolores, naku eh parang paslit daw siya kung maglakad. Baby steps ika nga, para raw hindi mapuwersa. Ang mga nakakaranas ng gout, kadalasang nire-resitahan ng mga gamot na anti-inflammatory o yung nagpapahupa ng pamamaga. Pero kung hindi pa naman masyado malala, pwedeng subukan ang ilang mga home remedy. Gaya ng paglalagay ng hot and cold compress. O ang pagbababad ng mga paa sa maligamgam na tubig na nilagyan ng baking soda. Ang mga paraang ito, nakatutulong daw para humupa ang pamamaga. Pero syempre, ang mahalaga sa lahat, kumain ng tama. Imbis sa mga pagkaing mataas sa uric acid, isama sa dieta ang mga pagkaing rich in potassium. Nakatutulong kasi ito para mailabas ng katawan ang uric acid. Ang gulay din daw na sayote, mainam na pambababa ng uric acid. At imbis na karaniwang kanin, brown rice na lang ang kainin. Ang mga whole grain food kasi na tinatawag, nakatutulong para ma-maintain sa tamang antas ang ating uric acid levels. Pero kapag sobrang dami na ng uric acid na namuo sa mga kasukasuan, umuumbok ito sa balat na parang bukol. Ang tawag dito, topay. Sa ganitong mga kaso, pwedeng isagawa ang tinatawag na arthrocentesis.
kung saan sa pamamagitan ng injection, binabawasan ng fluids ang parteng apektado ng gout hanggang sa humupa ang pamamaga. Pero mga kapuso, huwag na sana natin paabutin pa sa ganitong kalala ang ating gout. Agapan na hanggat maaga, nang sa ganon, maaliwalas ang gising natin at hindi tayo iika-ika.